Ibang-iba yung saya na alam mo na maayos ka sa magulang mo. Ibang-iba yung gaang ng kalooban na alam mong habang buhay ang magulang mo, nagagawa mo ang marapat na gawin mo para sa kanya. Huwag niyo pong hintayin maging huli na ang lahat. Huwag niyo pong hintayin wala ng kabuluhan ang pagbibigay ng bulaklak at ang pag-aabot ng kung anuman sa kanya. Habang na-appreciate pa niya, gawin po natin yan. At sinasabi ko po sa inyo, the trend of these last days, the course of this world, people are disobeying their parent and their words or will. Delikado yung panahon na to. Pagka sumunod tayo sa takbo ng mundo, magiging ganyang anak tayo. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Amen? Let us consider and obey the Word of God. Colossians chapter 3, please. Colossians chapter 3, verse number 20. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Ang sabi po ng Bible, ang anak na sumusunod sa kanyang magulang sa lahat ng bagay ay sobrang kaluguran ng Panginoon. Sasabihin ko sa inyo ng diretsuhan, kung ikaw ay anak na lapastangan, kung ikaw ay anak na masuwayin, ikinahihiya ka ng Diyos, kahihiyan ka ng Panginoon, kalungkutan ka ng Panginoon. Pero kung ikaw yung anak na masunurin, kaluguran ka ng Diyos. Amen? Kala natin, magaan lang yan. Hindi. Pagka nagkasakit na yung magulang mo, pag tumanda na yung magulang mo, pag nakita mo na yung hirap nila, heto ka ngayon, doon ka makapag-iisip-isip, and then babalik ka doon sa mga pagkakataon at ala-ala na sinagot mo siya, nalilapastangan mo siya, pero ang problema, dahil mali-mali na ang nanay mo, ni hindi na niya alam kung anong pangalan mo, hindi ka na niya ma-recognize, kaya kahit anong gawin mo, mahihirapan na na ma-appreciate niya. Why? Kasi nung maayos at malinaw ang kaisipan niya, nung nandoon siya sa kalagayan, mararamdaman niya, maririnig ka niya, maunawaan ka niya, wala kang sinasabi, hindi mo ipinararamdam, hindi mo siya niyayakap, hindi mo siya inahalikan, ni hindi ka nangungupo sa kanya. Tapos ngayon, doon sa ganung kalagayan, at saka mo sasabihin, mahal na mahal kita, nay, ha? Mahal na mahal kita, tay, at saka mo sasabihin ganun? Delikado ang lakad ng sanglibutan ito, mga kapatid. Huwag kang patangay at huwag kang tangay. You love your parents. You obey your parents. Tuwing naiisip ko yan eh, hindi ko maiwasan na maging emotional eh. Kasi laki-laki ng utang na loob ko sa Diyos. Dahil talagang sigurado po, isa po ako sa napakabigat ang dibdib. Kung nawala yung nanay ko sa panahong lapastangan ako, kung nawala yung nanay ko sa panahong masuwain ako, kung nawala yung nanay ko sa panahon na hindi ba lang ako nakapag-express sa kanya, ngayon ang saya-saya ko at ang nakatutuwa sa Panginoon, hindi siya kinukuha, binigyan siya ng mahabang buhay. Why? Dahil gusto ng Diyos na ma-enjoy ko yung panahon na maipapadamo ko sa kanya. Ngayon medyo nalilito na ang nanay ko. Matagal na niya akong kausap, hindi na niya kilala kung sino yung kausap niya. Okay? Alam niya kung sino ako, hindi niya masabi yung pangalan ko. Kasi yan ang realidad eh. Kaya sa mga kabataan, akala niyo ganun lang yun. Akala niyo magaang lang yun. Isang araw hindi kakayanin ng dibdib mo. Isang araw iiyak ka. Isang araw magsisisi ka. Pero anong silbi ng pagsisisi kung huli na ang lahat? Kaya kung may mali sa buhay mo, kung hindi ka maayos na anak, ito ang panahon. Ituwid mo, itama mo. Hindi ka dapat sumunod sa direksyon ng mundong ito. Hindi ka dapat makasama at matangay ng trend ng huling araw na ito. You should love and honor your parents. Amen?